Hello po. Isa na namang pambihirang pagkakataon na maririnig na naman ang di pangkaraniwan kong boses dito sa YouTube. At sa bukod na pinagpalang araw nga na ito na kaloob ng may likha na minsang natuwa at gumawa ng 7,000 pulo, ay natagpuan ko na naman ang sarili ko na nababagot at nauuhaw sa atensyon. Kaya naman minabuti kong gumawa ng video na ito para sa ikapapayapa ng mundo. Mga kapanalig, ito ang Lego Harry Potter set number 75953, The Whomping Willow. Sa pangkat na ito ay may anim tayo na minifigures na ating iisa-isahin sa pangunguna ni Ginoong Snape. Si Ginoong Snape ay may dalawang mukha na natatakpan ng kanyang mahabang buhok. Ang kanyang baro ay kulay murado at isang mahabang itim na kapa na nakatatak mula balikat hanggang paa. Sunod naman ay si Mr. Filch, tangan-tangan ang kanyang mahiwagang lampara. Ang kanyang mukha ay maaari mo ring palitan sa pamamagitan ng maingat na paghihiwalay ng kanyang bumbunan sa ulo. At mayroon ka ng mata pobre na Filch. Nakasuot siya ng baro na pang JS at may susi sa kanyang baywang. Sunod naman ay si Seamus Finnegan, suot ang kanyang maligayang uniforme. Dalawa rin ang kanyang mukha na makikita sa likod ng kanyang katawan. At hindi na gagalaw ang kanyang paanan. Sunod natin si Hermione Granger na maraming alam sa mundo. Si Binibining Granger ay nakabihis ng Gryffindor necktie at cardigan. May dalawang mukha na nakatago sa likod ng kanyang buhok. Ang Ante Festehada ay si Ginoong Weasley na hindi naman halatang nilalamig. Dalawa rin ang kanyang mukha na nalalambungan ng kanyang kahel na buhok. Hindi mo rin maigagalaw ang kanyang mga paa. Huling-huli ay si Mr. Potter na katatakas lamang mula sa bintana ng kanilang tahanan. Takot na takot si Mr. Potter ngunit maaari mong palitan ang kanyang emosyon. Hindi mo rin maigagalaw ang kanyang mga paa. Ang sasakyan ng mga Weasley ay talaga namang bukod-tangi at bukod na pinagpala. Maliban sa ito ay lubos na iniibig ng ilaw ng tahanan. Ito rin ay may angking hiwaga at tinatagong mahika. Sa likod ay may espasyo para sa iyong mga bagahe. At sa loob ay standing ovation na para kang nanonood ng konsyerto. Ang mga pinto ay kusang bumubukas kung ibig ka nitong ihagis palabas o ipasagasa sa rumaragasang tren. Ang mga gulong ay tunay na gumagana. Ang mga ilaw ay peke lang pala. Sunod naman ang puno na umiikot na nababalot ng hiwaga at ng stickers. Ang mismong puno at mga sanga ay gawa sa mga pinagtagpi-tagping mga Lego at may butas sa ilalim papasok sa isang spoiler na eksena. Sunod naman ang parte ng kastilyo na may disenyong bintana at bato-bato at mangilan-ngilang mga stickers. Sa likod ng unang parte ay makikita natin ang kwarto ng asignaturang potions. Mayroon ditong bagong gawang potions, kandila at nagluluto ng sinigang. Mayroon ding maliit na larawan ni Jong Hilario at ni Mel Chanko. Hindi ko alam kung sinong uminom ng Emperador Bunso, ngunit sigurado akong may umubos ng alak ni Father. Katabi ng kwarto ng asignaturang potions ay ang stockroom ng potions. May larawan ito sa loob ni Tata Lino, may walis na panglinis, at taguan ng nawawala mong palaka. Sa second floor ay ang kwarto ng Gryffindor. May dalawang kama at kandila para sa isang maliwanag na gabi. Nais ko sanang pasalamatan ng sticker banner ng Gryffindor. Sa third floor naman ay ang manukan, kung saan maaari kang sumulat gamit ang pakpak ng alaga mong manok.
Ang sumunod na parte ay di ganong kaaya-aya. Wala kang ibang makikita kundi ang isang arkong maligaya. Ang huli ngunit hindi nagpapahuli ay ang kwarto ni Ginoong Snape. Mayroon siyang lampara, itim na upuan, at diyaryong maligaya. Mayroon ding kaprasong papel na nagsasabing Wingardium Leviosa. Tulad kanina ay may larawan din ng di makilalang salarin. At mag-ama naman sa kabila. Mayroon din siyang kandila, bote ng Red Horse, at isang drum na may tubig na kanyang sinisisid sa patagalan ng paghinga sa kanya kayo ay bibilib. Isa rin sa mga nakakatuwa ay ang bintana na nabubuksan kahit naman hindi kailangan. Ang wakas na nga ay dumating at dito na nga nagtatapos ang isa na namang pambihirang pagkakataon. Laging tatandaan na ang pagtulong sa kapwa na nangangailangan ay sa pamamagitan ng pag-like at pag-share. Kaya naman tulungan ninyo ako. At hanggang sa muli nating pagkakarinigan. Hello po. Again, kung meron man po kayong comments, suggestions, or any violent reactions dito po sa mga ginagawa at gagawin ko pa po dito po sa channel ko, feel free to comment po. Or kung makilala ko man po kayo, kung personal na nakakilala ko po kayo, kung friend ko po kayo sa Facebook, message niyo po ako personally, DMs, ganon. Ernie Kailas Kite po sa Twitter, kilala niyo naman ako. Instagram, di ako gano nag-open on. Pero kung meron man po kayong suggestions, requests, okay lang po sa akin yun. Gagawin ko po lahat ng mga sasabihin niyo. Kayo ang boss ko. Salamat po. Thank you very much. Arigato gozaimasu. Otsukaresama deshita.